Sabi nila ang kambal na magkapatid, bukod sa magkamukha, ay magkatulad sa napakaraming bagay. Kadalasan, lagi silang magkasama at tiyak na sila ay magdadamayan sa oras ng lungkot at problema. Pero kakaiba ang kambal na tampok sa aming unang special episode para sa taong 2014. Ang kanilang mga pangalan ay sina Ayani at Aleli. Magkapatid na halos magkasabay ipinanganak. Ngunit unti-unting paghihiwalayin ng inggit, ng lihim at nakagigimbal na krimen. Ipinanganak na kambal sina Ayani at Aleli. Lumaking napakalapit ang loob sa isa't isa. Halos hindi sila mapaghiwalay dahil ang tingin ng kambal, sila'y iisa lamang. Safe pa rin yung secret natin. Alam mo, buti na lang, mababait yung mga kaklase mo. At saka malabo yung mata ng prof mo. Hindi pa rin nahalata na nagpapanggap lang ako ikaw. Hanga talaga ako sa'yo, Ayani. Naku, kung ako siguro yun, baka yun imatay na ako sa sobrang nervyos. Salamat sa pagpasok mo sa subject ko, ha. Ito kasi ng asma ko, eh. Matake na naman. Malayon. Okay ka lang ba? Tay. Trabaho ang tatay niyo. Kailangan maghipit muna tayo ng sinturon. Mula sa susunod na semester, isa na lang ang kaya kong pag-aralin sa inyo. Ayan eh. Titigil ka muna ng pag-aaral at si Aleling magpapatuloy ng kolehiyo. Tay, mas magaling naman po si Ayani sa akin. At saka di ba po, sakitin ako. Kaya si Ayani po munang paunahin natin mag-aral. Paano ko pagtitiwalaan yung kakambal mo walang inaatupag, kundi ang pakikipagnobyo? Kabilin-bilinan ko, magtapos muna ng pag-aral, magtrabaho bago magnobyo. Anong ginawa? Ayan, sinuway ako. Kahit naman nagbo-boyfriend ako, hindi naman ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Oo nga naman, Tay. Maayos naman yung mga grades ni Ayani. At saka, pwede naman po akong mag-ipon ng pang-tuition ko. Pwede po akong mag-bibisitor muna kala Aling Turin. Kaya sige na, Tay. Please, sige na. Kumayag na kayo. Sige na po, please. Ayanin mo yung pag-aralin natin, please, Tay. Please. Please. Sige, payag ako. Oh, tingnan mo itong kapatid mo, may kusa. Kaya ikaw, magtapos ka kagad, ha, para makapag-aral agad dito. Kambal. Salamat sa pagpaparaya mo, ah. Tsaka sa pagtatanggol mo sa akin kay tatay. Layon. Naalala mo ng mga bata pa tayo? Naako tayo na hindi natin pababayaan ang isa't isa. Na wala tayong ililihim at walang kahit anong makapaghihiwalay sa atin. Siguradong isusumpa ako ni Itay kapag nalaman niya yung kalagayan ko. Eric,
buntis ako. Hindi pa naglag mo yung bata. Eric, hindi ko kaya yung pinapagawa mo. Mas lalong hindi ko pa kaya panagutan ng batang yan. Alam mo, parehas tayong umasa pa sa parents natin. Kaya sundin mo na yung suggestion ko. Ipalaglag mo yung bata. Or else, bahala ka sa buhay mo. Ano ko pala yung lalaking yun eh. Tama lang yung desisyon mo, Ayani. Tama lang na hindi mo siya hinabol. Tama lang na binuhay mo yung bata. Kamal, baka pwedeng ilihim muna natin ito kay tatay. Habang iniisip ko pa kung anong dapat kong gawin sa pagbubuntis ko. Buntis ka? Buntis ka? Ha? Buntis ka? Nawala ka tayo! Ano? Ano? Tama na! Tayo, huwag din na pagsaktan si Ayani. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka mapapagkatiwalaan. Alam mo, ikaw lang inaasahan namin. Nagpabuntis ka! Sinang tatay yan? Wala na po. Iniwan na po ako. Ha? Ano? Tanga-tanga mo. Lumayos ka! Lumayos ka! Lumayos ka! Mahawak sa anak ko. Ang kahiyan ang ginawa mo! Mahawak ka sa anak ko! Lumayos ka! Tama na! Mauro! Tama na! Tama! Mauro! Diyos ko! Mauro! Mauro! Diyos ko, inaatake na yata ang tatay mo! Ano ka ba? Tama na kung mapapano ka dyan eh! Tanggapin na natin kung anong nandyan! Ano ka ba? Tay, kung iniisip niya yung bata, pwede naman namin pagtulungan ni Ayani na palakihin siya eh. Mauro! Alang-alang sa kapatid mo at sa nanay mo, palalampasin ka ito. Pagbibigyan pa kita, huwag mo nang uulitin! Labagman sa kalooban, pumayag si Ayani na si Aleli muna ang magpatuloy sa pag-aaral. Dahil sa matinding hiya sa kanyang ama, magsisimula na rin kumayod si Ayani para sa kinabukasan ng kanyang magiging anak. Sa kabila ng mga pagsubok, mga ngako sina Ayani at Aleli na susuportahan nila ang isa't isa at pagtutulungang alagaan ang sanggol ni Ayani. Kita niya na, Tay. Kung pinaalis sa si Ayani noon, di sana wala kayong magandang apo ngayon. Ay, nagugutom siguro. Teka, sige, ako na yung kukuha ng gatas na. Sandali lang! Ayan na. Yung kanina kapakain ng kain. Uy, ano pala sila? Mga kasamahan ko po sa factory na yung tayo, si Richard, si Raquel, saka si Francis. Tapos si Leo, supervisor po namin. Magandang hapon ho. Magandang hapon. Asan na yung dede? Ito na! Sabi ko sa iyo, kakambal ko si Aleli. Aleli si Leo, boss namin. Mabait yan. Sa lahat ng pinag-applyan ko, siya lang ang tumanggap sa akin kahit undergraduate. Unang pagkikita pa lang, ay agad na magkakagusto si Leo kay Aleli. Mula noon, ay hindi natitigilan ni Leo ang kambal ni Ayani. Araw-araw na niyang liligawan si Aleli. Leo, paano? Mauna na kami, ha? Kasi kailangan pa namin pumunta dun sa overnight para tapusin yung presentation para sa meeting bukas. Sayang, saya pa naman ang party mo. Pero salamat ulit, ha? Tsaka happy birthday. Ako nang bahala maghatid sa kambal mo. Leo, huwag na. Nakakaya naman, abala pa ako. Sasabay na lang ako kala Ayani. Aleli, delikado sa daan. Tsaka sige ka, nagkalat yung mga rapists dyan.
Nagtiwala naman ako dito kay boss. Tsaka sa tagal pa naman naniligaw nitong si Leo, eh sigurado naman kilala mo na to, di ba? Tagal na nga. Ayun, sige, paano, Leo? Ikaw na muna bahala sa kambal ko, ha? Ako nang bahala. O siya, sige, ingat kayo. Ingat kayo. At okay. Enjoy, ha? Ingat, ingat. Ingat na kayo mga atin. Yeah. Salamat sa pagpunta mo rito sa birthday ko. Napasaya mo talaga ako. Pero, I still have this one wish. Sana birthday gift mo na sa akin. Sana maging girlfriend kita. Leo, hindi pa kasi ako ready eh. Ay, almost one year na ako naniligaw sa'yo. Ano pa bang kailangan kong patunayan? Para mapatunayan ko sa'yo na seryoso ako. Ha? Bakit hindi mo nalang sa akin sabihin na, Leo, wala kang pag-asa? Leo, hindi naman sa ganun. Hindi naman sa wala kang pag-asa. Pero, hindi pa kasi ako sigurado sa nararamdaman ko. At saka, gusto ko munang makagraduate bago ako mag-boyfriend. Leo, magkabay na kailangan. Alam mo, masyado akong pakipot eh. Ha? Ihirapin ako. Ah! Sorry. Kung talagang mahal mo ako, dapat nirespeto mo ako. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. Tignan ko na lang kung anong gawin nila kapag kanalaman nila ang kahihupan ang ginawa mo sa akin. Sige! Sige! Subukan mo lang magsumbong sa pamilya mo. Alam mo bang hindi ko pa nagagamit ang baril na to? Kaya kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, hindi ako magdadalaw mismo na gamit sa iyo. Sasabihin sana ako sa'yo eh. Ako rin may sasabihin ako sa'yo. Good news to. Ito na. Nirecommend ako ni Leo para ma-regular sa trabaho. Ayan, makinig ka mabuti sa'kin. Hindi ka na. Hindi ba dapat nag-graduate mo siya? Alam mo, ang laki na nga ng utang na loob ko dito kay Leo. Pero sa ngayon, wala na akong paproblemahan sa pera. Goodbye na sa problema. At saka matutuwa na rin si tatay kasi makakapag-abot na ako sa kanya. Diba? Bakit? Umiiyak ka ba? Wala. May... Oo nga. Bakit naman muna yung mata mo? Wala. Puyat. Papuyat ako siguro dahil hindi ako nakatulog ng maayos eh. Dahil si Kiana may ubo.
eh bakit hindi ho tayo mag-business? Laking gulat ni Aleli nang madatnan niyang masayang nagkikwentuhan sina Mauro at Leo. Kaya lalo siyang natakot na ipagtapat sa ama ang panggagahasa ng lalaki sa kanya. Alam mo, bilib talaga ako sa iyo. Ang bata mo pa, madiskarte ka na. Ito atin natin lang ha. Kung ako magkakaroon ng manugang, gusto ko kagaya mo. Sa'yo naman. Salamat ho. Halika, pasok kayo! Pasok kayo para makakain! Ayos mo si tita. Sabihin mo, congratulations, tita. Ay, isa't ito! Pagmamalaki na ako ah. Titulada na tayo. Congratulations, Kambal. Alam mo, kahit na medyo naiinggit ako, masaya naman ako para sa'yo. Ano ka ba? Para sa atin din naman tong diplomang to. Maghahanap pa agad ako ng trabaho. Magsisikapan kong makahon tayo sa hirap. Congratulations, Saleli. Saleli, dala nga po pala akong cake. Tsaka, laklak para sa'yo. There's nothing to worry, really. Nahilo lang ang patient at naninibago lang ang katawan niya because of the fluids na dala ng pagbubuntis niya. Buntis ako? Kung buntis ka, sinong ama niyan? Ikaw? Ibig sabihin, may namagitan sa inyo ni Aleli? Sa'yo, Kambal. Akala ko ba walang sekretuhan? Tapos, kayo na pala nitong si Leo. Hindi mo malang sinabi sa akin. Ngayon, buntis ka pa. Ginulat mo naman ako, Leo. Pero alam mo naman, walang kaso sa akin yon dahil boto ko sa'yo. Paano? Pagplanuhan na natin ang kasal ninyo ni Aleli. Tay, ayoko ko magpakasal sa kanya. Ano? Naluloka ka na ba? Ayoko. Aleli. Tay. Ayoko nang magkaroon ng isa pang disgrasyada sa pamilya natin. Kaya huwag mo na akong bigyan ng sama ng loob, Aleli. Matanda na ako. Gusto ko bago ako mamatay. Mapakasal ka sa isang taong mapapagkatiwalaan ko. Aleli. Sige ho, ma. Ako na hong bahala mag-explain sa kanila. Sige po, bye. Ah, tay. Pasensya na daw ho, sabi ng parents ko kung hindi sila naka-attend ng wedding. Eh, bigla ho kasing sumama yung panahon eh. Tawid-dagat pa ho yung probinsya namin. Eh, di ba sabi ko sa'yo, naintindihan ko. Diba? Kaya nga, inimbitahan ko kayo dito muna kayo sa poder ko tumira. Mahirap talaga yung malayo sa pamilya. Salamat, Tatay. Ayan eh. Halika na. Iwanan mo na yung dalawa. Aleli. Oh. Bakit ka umiiyak? Wala. Nalulungkot lang kasi ako na magkakaiwalay na tayo. Ano ka ba naman, Kambal? Hindi lang naman ikaw nahihirapan dito eh. Ako rin kaya. Wala na akong tantayan sa gabi. Huwag ka nang umiyak, nakakahawa ka naman eh. Sika, papangat ka sa unang araw ng kasal mo. Sanay ka rin. Oh, siya. Tama na yan. Hali ka na, ayan eh. Naka-istorbo na tayo. Leo.
Mababayaan ang kambal ko, ha? Baleo. Nangilang pa ako yun. Tsaka konting respeto naman. Malaki pa yung tiyan ko. Pwede ba? Kanang maarte. Asawa na kita ngayon. Responsibilidad mo na gawin lahat ng gusto ko, ha? Best friend kayo ni Ayani sa pulat sa pul, pero hindi mo pinagtapat sa kanya yung pagpasasamantalang ginawa sa'yo ni Leo noon. Bali po kasi po, tinakot po kasi ako ni Leo. Na? Pag nagsumbong ako, papatihin daw niya yung pamilya ko. Oo. O sa kahihiyan na rin, dahil nga mataas ang tingin ng magulang ko sa kanya, lalo na yung mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Ano ba yung mga hindi mo matanggap na mga ginagawa niya o pinapagawa sa'yo, Aleli? Noong time nagsasama na kami, ma'am, ang hindi ko lang matanggap yung buntis na ako. Pilit pa rin niya akong ginagalaw. Gusto pa rin niya ng sipingan pa rin ako kahit ayaw ko, kahit pagod ako. Doon ko rin nalaman na muntik na rin akong magkasakit dahil na meron siyang ibang naging... Ay, nagka-STD. Opo. Sexually transmitted disease. Itong si Leo. Opo. Paano mo natuklasan yun? Dahil noong time na sumasakit po yung madalas yung tiyan ko, dahil buntis po ako na siguro mga 8 months. Natuklasan ng doktor na nailipat niya, nahawa ka. Opo, pero binigyan din po ako na, di ba bawal po sa buntis ng antibiotic? Tinay ko po yun, alang-alang po sa aming mag-ina. Lilipas ang 2 taon, nilihim at tiniis ni Aleli ang lahat ng pang-aabuso ni Leo sa kanyang pagkatao at pagkababae. Binalot na siya ng matinding takot at kahihiyan. Bagay na lalong nagpalakas ng loob ni Leo na lalo siyang abusuhin. Oh, nasaan na yung mga gamit ni Baby? Yung thermos, yung mainit na tubig, yung gamot. Hindi mo pa ba kinukuha sa baba? Mamaya na yun. Punta ko muna sa tabi ko. Imbis na tulungan mo ko kung ano-ano inaatupag mo dyan. Ayan na. Linis na tayo para masarap yung tulog mo mamaya. Sige po. Okay? Okay ko. Kamalan ko lang ho si Aleli, si Ayani. Di ba ho, magkamukha sila? Nalito lang ho ako. Paano ka nakapasok ng banyo? Nakamukas ho yung pinto. Oh, Ayani!
Nakabukas na yung pinto. Eh, pabaya ka naman pala eh. Susunod, siguruhin mo nakalaking pinto ng banyo. Sumbatan to. Wala ko kung ano na. Sige. Uy, Kiana, tama na, nakakahiya ka na. Di ba pinili ka na ng Tito Leo mo ng toy? Ayani, okay lang yun. Ako nga itong nahihiya sa'yo eh. Sorry nga pala kahapon, ha. Talaga sinasadya. Wala yun. Kalimutan na natin yun. At saka, naniniwala naman ako sa'yo na nalito ka lang talaga sa amin. Sige, salamat, ha. Halika na. Swerte mo rin talaga kay Leo, eh, no? Wala na akong masabi sa kabaitan niya. At saka, tiga mo naman kung paano niya tratuhin si Kiana, parang tunay niyang anak. Di bale, malapit na siyang magkaroon ng stepfather. Engaged na ako, Alec. Talaga? Kanino? At saka, sigurado ka na ba dyan? Masaya ako kung mag-asawa ka, Ayani, pero papaalala lang ako sa'yo, ha? Baka mamaya iwan ka na naman yan. Di, iba to. Promise. Tanggap niya yung past ko. At saka hindi naman din siya obra sa akin kung hindi niya tanggap si Kiana, di ba? Alam mo naman kung gano'ng kamahal yung bata. Ay, speaking. Ayun na siya. Ray si Aleli. Aleli si Ray. Naku, hindi ko lang basta kambal yan. Best friend ko pa yan. Aleli, kaya ko rin pala pinapunta rito si Ray kasi may ipapakiusap kami sana sa'yo. Baka pwede ikaw na yung magsabi kay tatay. Alam mo naman na malakas ka dun. Sa tulong ni Alin, napapayag nito ang ama na pakasalan ni Ayani ang bagong nobyo na si Ray. Mag-ingat kayo. Sige po. Ayun yung ano. Sige. Salamat ha. Oh, anak. Pasalamat ka naman kay Aleli at kay Kuya Leo. Ha? Dahil sa koneksyon ni Leo, napabilis ang kasalin niyo sa West. Naku, tay, wala naman ho yun. Ayani, saan nyo nga pala balak tumuloy pagkatapos nito? Sa bahay po sana namin balak tumira. Sa... Ah, wala bang bahay ang pamilya ni Ray dito sa Maynila? Di ba meron? Tay naman. Di naman po sana kaming pagtulakan. Bakit naman po nung si Aleli yung tumira sa bahay natin? Okay lang sa'yo. Hindi sa pinagtutulakan ko kayo, anak. Ang sinasabi ko lang, si Leo, malayo ang pamilya dito. Si Ray, ang pamilya niya, nandito sa Maynila. Tay, huwag din naman po sanang pagtabuyan sila, Ayani. Siyempre, ayoko pong mahiwalay kami ng kapatid ko. Tsaka... Ako po talaga yung nagpumilit kay Ray na tumira sa bahay. Kasi malayo po talaga yung destino na madalas sa pagmementek eh. Kapag naman po umaalis siya, ayoko naman po na maiwan kami ni Kiana sa pamilya niya. Sige. Papayag ako. Pero lilinawin ko lang, ha? Walang gulo. Magsasama-sama kayo rito, mahirap yan. Walang gulo, ha? Sabihin mo kay Ray, tularan niya si Leo sa pagiging mabahit, mabuting manunggal. Para walang problema. Ha?
pa. Ha? Inom pa, inom pa. Sige na. Sige na. Sige na, please. Ito ah, masarap pa. Ito ka lang, baby. Leo, ano ba? Alam ko na nasa isip mo. Tigilan mo na ako, please. May sakit yung anak mo. Sandali lang ako, ha? Kambal, pabantay naman ulit kay Kiana, oh. Wala kasi si nanay, eh. Sumama kay tatay sa talyer. Eh, si Ray naman, papunta na sa destino niya. Wala kasi ako mapag-iwanan, eh. Pasensya ka na. Naku, paano kaya to? Baka hindi ko maasikaso si Kiana, eh. Kasi inaatake na naman ng asma itong si Ken, eh. Kung gusto niyo, sa akin yun na lang iwan si Kiana. Naka-off naman ako ngayong araw, eh. Wala akong ibang gagawin. Hari, salamat, ah. Oh, Kiana, huwag mong tigas ang ulo, anak, ha? Napapakabait ka sa Tito Leo mo. Opo. Okay. Sige, mauna na kami. Salamat talaga, ha? Ano kayo, ha? Leo, Leo, ikaw na muna bahala kay Kiana. Nahihirapan na huminga si Ken, eh. Ninebulizer ka na muna. Tama, baby. Walang... Kiana, gusto mo maglaro tayo? Apo. Talaga? Apo. Dahil sa abala lagi sa trabaho si Ayani, madalas niyang maiiwan sa bahay ang bata. Tiwalang tiwala si Ayani na binabantay ang mabuti ni Leo si Kiana. Hanggang isang araw. Anak? Anak, may sakit ka ba? Anak? Ganyan ka. Sabihin mo sa mommy, ha? Kung meron masakit sa'yo, ha? Anak. Aray! Nanay! Masakit! Saan? Ay, okay po! Kambal? 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 Kambal, tingnan mo nga to, oh. Ba't ang mumula yan? Anak na, paano yan? Nataba ba ang bata kanina? Hindi ko alam eh. Si Leo kasi yung... Awa naman ang anak ko. Baka naman hadhad to. Naku, kawawa naman ang anak ko. Hindi maasikaso ng nanay dahil sa trabaho niya. Sabi ka sa akin ng totoo, Leo. Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Ano pa mang gagawin ko? Inalagaan ko, nilaro ko. Anong klaseng laro? Bakit siya nagkaganon? Ewan ko. Malay. Alam mo, huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko kung gano'ng karami ang utak mo. Paldahan mo lang yata yung poste, papatosin mo eh. Aleli, pwede ba tumigil ka na? Hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo. Siguraduhin mo lang na walang kang ginawang masama kay Kiana. Kundi, patawarin ako ng Diyos. Hindi kita sasabtuhin. Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Sinabi ko tumigil ka. Tumigil ka na! Ibutok ko ito sa bibig mo. Dami mong tada eh! Ha? Parang hindi mo alam kung paano ako magalit. Aleli! Aleli, tulungan mo naman ako. Si Kiana... Tas ng lagnat tsaka dinudugo eh. Buti na lang bumaba na yung lagnat nitong si Kiana. Tsaka tumigil na rin yung pagdurugo niya. Mas kung ano kaya nangyari dito sa anak ko. Baka nagka-mens na si Kiana.
Parang imposible naman yata yun. Bata-bata pa ni Kiana eh. Ipa-check up ko kaya siya sa doktor. Ha? Scheduled din ang check-up ngayon ni Ken eh. Sabay ko na si Kiana. Sige na, mauna ka na. Pumasok ka na sa trabaho mo, baka malate ka pa eh. Salamat ha. Anak, alis mo na si Mami ha. Balikan kita. Kiana, sorry kung hindi kita nabantayan, ha? Sabihin mo sa akin, may ginawa ba sa'yo masama sa Leo? Sabihin mo sa akin, may ginawa ba siyang masama sa'yo? Kiana, Kiana, kung ano man yung ginawa niya sa'yo. Baka pwede wag mo nang sabihin sa iba. Baka pwede sa atin na lang yun. Pangako ko sa'yo na hindi na mangyayari ulit sa'yo. Hindi na. Sa ikalawang pagkakataon ay muling ililihim ni Aleli kay Ayani ang pagdududa. At upang mapagtakpan ang kasalanan at ang konsyensya, magiging mas mabait si Aleli kay Ayani. Ibibigay din niya lahat ng pangangailangan ng kakambal. Ayani, pinapainom mo ba ng vitamins na nareseta ng Dr. si Kiana? Oo eh, pero ito matamlay pa rin. Hindi nga alam ko anong gagawin ko eh. Kahit sa trabaho, hindi na ako mapakali. Oh, lumalaki na yung anak mo. Baka naghahanap ng kalinga ng ina. Bakit kasi hindi ka nalang tumigil sa pagtatrabaho mo para mabantayan mo yung anak mo? Dapat si Ray ang nagtatrabaho, sumusuporta sa inyo, kagaya ng ginagawa ni Leo. Tayo nakakahiya naman pa kung pati si Kiana ay aasa ko kay Ray. Ang let-let na sweldo ng tao. Kung gusto mo talagang bantayan si Kiana, ba't hindi ka nalang magnegosyo? Yung malapit dito, pwede ka naman namin pautangin ng puhunan. Di ba, Leo? Ha? Oh, sabihin niyo lang kung magkano yung kailangan niyo. Talaga? Tutulungan niyo ako magnegosyo? Ako, ayoko na kasi talagang lumayo eh. Alalang-alala na ako dito kay Kiana. Narinig mo yun, anak? Kapag ka nagka-negosyo na tayo, hindi ka na may iwan dito. Leo, salamat ah. Kambal. Pakain pa. Kain pa. Tutin mo sa amin. Sarap. Hayop ka. Oh, kain na kain. Nasubo mo. Kain na. Kaya na, kain na. Ah!
mo kami pinapaalis? Ano pa kasi talaga nangyari dito? Basta sumunod ka na sa akin, umalis ka na dito, ilayo mo na yung anak mo, parang awa mo na maghiwalay na tayo! Umalis ka na dito! Babay ka! Hindi ka tao! Lahat ng pambababoy, tiniis ko! Pero kung nakamalay-malay kong pamangkin, pinagsamantalaan mo! Pwede ba tumahimik ka na? Mamaya marinig ka pa ng tatay mo eh! Pistado ka na! Lumulusot ka pa! Kawawa naman yung kapatid ko! Walang kaalam-alam sa kahihupan mo! Alam mo, nagsisisi ako na naglilihim pa ako. Malamang ngayon, nagsusumbong na si Kiana kay Ayana. Alili, umalis na tayo dito. Ikaw lang aalis, hindi ako sasama sa'yo. Sasama ko anak natin. Magawa ka ng anak ko. Iwan mo na sa'kin si Ken, parang awa mo na. May sakit ng anak ko. Kailangan ako ng anak ko. Pamili ka. Sasama ka sa amin ang anak mo. O may hindi sa tarin. Kung awa naman pala kayo, sabi ko sa'yo, dala na kayo sa amin. Salamat talaga, Rhea. Gising na pala si Kiana eh. Kiana, bakit mo ginawa yun? Bad yun ah. Hindi, okay lang yan. Walang pagalitan yung bata. Kiana, so ipapasal kita? Nalabas na yun. Ayoko! Ayoko ba? Huwag ba? Ayoko! Sabi! Kiana, ano ba sabi ng bad yun eh? Sorry, ah. Ikaw kasi. Bakit mo ba nagawa yun sa Tito Rico? Kasi po, baka po, gawin din niya sa akin yung ano po, yung pinagawa po sa akin ni Tito Leo. Bakit? Ano pinagawa ng Tito Leo mo sa'yo? Magbabakasyon daw sa probinsya. Bakit ba? Bakit na hinayaan? Hindi ba kasi napupuntahan ng mga yon? Umilis sila para takasan nila ang ginawa nila sa anak ko. Ano? Ano ba katarantaduhin yung sinasabi mo? Sige. Sige, pagtanggol nyo. Tignan ko na lang kapag nalaman nyo na ang pinagmamalaki nyong manugang mas masahol pa sa hayop. Pinagsamantala ni Leo ang anak ko! Ayani, mabigat yung binibinta mo kay Leo! Oo, sinasabi ko! Kaya pala tinutugo si Kiana dahil pinagsamantalaan siya ni Leo! At ang pinakamasakit nun, yung pinakamamahal yung anak, at pinagkakatiwala ang kapatid, matagal na palang alam ang lahat. Pinagtatakpan niya at nakipagsabuatan pa siya ni Leo. Huwag na huwag na po ako, walang iiwan ka.
tayo iwan, anak. Dahil ayun ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat. Lagi kitang naiiwan, kaya lagi ka nang mapapahamak. Patawarin mo ako, anak, ha? Patawarin mo ako kung palagi kita napapabayaan. Simula ngayon, hindi na kita ipapaubaya sa iba. Lagi ako nandito sa tabi mo, hindi ako aalis. Hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Pangako yan, pangako yan. Hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan nila. Kailangan ni Kiana. Kailangan nilang manigot sa ginawa nila sa anak ko. Ay, tulungan niyo naman ako. Malapit kayo kay Leo. Baka nasabi na sa inyo kung nasan yung probinsya na. Baka doon sila nagtatago. Ayan, yung sinabi ko na sa'yo. Hindi ko alam. Wala akong alam. Eh, bakit ganun? Apo niyo yung biktima ng Leyong yun. Pero bakit wala kayong pakialam? Mahirap paniwalaan yung sinasabi mo eh. Kilala ko si Leo, hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya magagawa yun. Andiyan. Naandiyan ang address ni Naalil sa probinsya. Lihim na nagpapadala ng pera ang tatay mo dahil wala nang trabaho si Leo. Tagal na palang alam ni tatay mo kung nasan sila Leo. Patawarin mo ako, anak, ha? Kung hindi ako naging surut-sururan sa tatay mo, sana hindi mangyayari ito sa pamilya natin. Sana makabawi man lang ako kahit papano sa pagbibigay ko sa iyo. Nag-resibo kaya. Patawarin mo ako. Sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kanilang ina para matulungan si Ayani na makamtan ang hustisya. Lilipas ang ilang buwan bago tuluyang matuntun ni Ayani ang kinaroroonan na mag-asawang Leo at Aleli. Isit! Kumakat pa yata si Sher ko sa talyo ng tatay mo, ah. Ha? Salamat nga tayo, naaalala pa tayo ni tatay. Aba, dapat lang! Sa laki ng utang na loob sa akin ng pamilya mo, dapat lang! Kung ano man yung utang na loob namin, matagal na naming nabayaran yun. Ako, ang kapatid ko, ang pamangkin ko, lahat kami nasira yung buhay namin ng dahil sa'yo. Nagkahiwalay kami ni Ayan ng dahil din sa'yo. Ngayon, gustuhin ko mang pumunta sa amin, wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Gusto mo bumalik? O halika, halika! Bumalik ka na, halika! Bitawan mo nga ako! Ano, halika, bumalik ka na! Ayoko di ako sasama sa... Bitawan mo ako, ano ba? Leonardo Francisco! Sumuko ka na! Respetado kang tao. Pero bata pa pala yung papatulan mo. Malinis ng tingin ko sa'yo. Pero mas mababa ka pa sa dura ako.
na yan. Alelin! Alelin, tulungan mo ako, Alelin! Traidor ka. Pasalamat ka kahit kasabwat ka ni Leo, hindi kita ididimanda. Pero ito ang huling pagkakataon na ituturing kitang kapatid. Mula ngayon, wala na akong kakambal. Papakiusap sana ako sa'yo. Maaari bang iuro mo ng demanda labang kay Leo. Kasi kapag nawala si Leo sa buhay ni Aleli, hindi kakayanin yun ang kakambal mo. May sakit pa yung anak nila. Kawawa naman. Tayong sakit ng anak nila, madaling mawala, madaling magamot. Yung sakit na ginawa nila sa anak ko, habang buhay na dadanin ni Kiana. At hanggang yung pa rin pala, kinakampihan niyo pa rin sila. Mauro, pakinggan mo na ba ng anak mo? Kahit paminsan-minsan lang, lagi mo sinasabi, matigas ang ulo ay sa'yo lang naman, mana yan. Parang awa mo na, makinig ka naman. Anak, kung sa tingin mo, hindi naging patas ang trato ko sa iyo. Hindi. Dahil kakaiba ka sa kapatid mo, matibay ang loob mo, palabang ka sa buhay, hindi ka gaya ng kapatid mo, mahina sa mahinang loob niya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita ba... Hindi ibig sabihin nun na hindi ko maalang ako kung mahal ko kayo, na. Mahal kita, mahal ko si Kiana. Kaya lang. Kasala ka eh. Dapat tanggapin mo ang parusa. Wala kayong utang na loob! Yeah, ayaw! Ayaw kayo! Wala kayong utang na loob! Yeah. Pagkatapos ko kayo tulungan, ganito lang yung gagawin niyo sa akin! Tay, ayoko dito! Ayoko mamulok dito, tay! Takala na yan! Kanina? Opo. Saan mo pa gustong pumunta? Sino tayo yung bako? Ma, upo tayo dito. Sige. Oh! Ingat, ha? Kena! Napalang ko ng mukha ko sa pagharap ko sa'yo. Gusto ko sana humingi ng kapatawaran, Ayani. Ayani, huwag mo naman akong tuluyang talikuran. Ikaw lang ang kapatid ko. Walang ibang nakakakilala sa'yo ng tulad ko. Sabay na tayong lumaki. Alam ko may puso ka mapagpatawad. Tiwan mo ako. Tiwan mo ako! Ang lakas ng loob mong sabihan akong kapatid?
Oo. Magkadugo tayo. Pero hinding-hindi ko makakalimutan na pinagmukha mo kong tanga. Natuto kong magsinungaling para pagtakpan ang kasalanan ng asawa mo. Ako ang tanga, Ayani. Tanga ako dahil pinakasalan ko si Leo. Pinakasalan ko ang sarili kong rapist. Naalala mo pa ba? Nung birthday ni Leo. Nung umalis kayo, inahasa niya. Unang-unang pagkakataon na naglihim ako sa inyo. Parehas lang kaming biktima ni Kiana. Impyerno ang kinalagyan ko. Ba't di mo lang sinabi? Nagbabanta siya. Napapatayin niya tayong lahat. Hanggang sa mawala na ako ng pag-asa. Ngayon, ipatawarin mo ko kung sumira ako sa pangako natin. Patawarin mo ako. Ako pa pala yung nagdala sa'yo sa kapahamakan mo. Nakambal na yata ng buhay natin ng pagsubok, Ayani. Kahit kambal-kambal ang problema, basta nandyan ka, kakayanin. Napatunayan na natin na kapag hindi tayo naglilihim, malalampasan natin kahit ano. Gawin natin ang bagong simula. Tulad ng dati. Tulad ng mga bata pa tayo, patunayan natin na walang kahit ano ang makakapaghiwalay sa atin. Ko. Nahihiya ako. Kasi nahihiya. Hindi ko malang pinagtanggol. Masumama pa ako sa asawa ko. Hindi ko malang pinakita sa kanya na kung gano'n siya kahalaga ako. Kasi hindi niya alam lahat. Yung paghihirap ko din. Oo. Kasi hindi ko naisabi sa kanya. Doon naman sa asawa ko, kung nandun man siya, pagdasahaya talaga. Dahil hindi lang naman buhay yung pamilya nang nasira. Pati ni sa kapatid ko. Kaya dapat na sa kanya yun. Napatawad po siguro, pero di pa rin mawala yung sakit. Sabi nga nila, time heals all wounds. Ang panahon daw ang gagamot sa lahat ng masakit na nararamdaman mo. Yan yung mga sinasabi nilang pagbagong taon, no? Itapon mo yung mga pangit. Itapon mo yung hindi maganda. Itapon mo yung nagpapasakit sa'yo. Because it is not worth it. Ngayong bagong taon, no, taguyod mo yung buhay mo. Masaya ka, maganda ka. May mga anak ka. Masarap ang buhay. Sa bawat pamilya, mag-asawa man, mag-ama o magkapatid, dapat laging maging tapat sa isa't isa. Ang pang-aabuso ng tiwala at ang mga lihim na itinatago para itong mga anay na unti-unting sisirain ang samahan at tiwala sa pagitan ng magulang at anak at sa pagitan ng magkakapatid. Dahil sa buhay ng bawat tao, pamilya lamang ang sanay ating mapagkakatiwalaan. Mawala na ang lahat. Pagtaksilan man o iwan tayo nino man o talikuran man ng mga kaibigan, nariyan dapat ang ating mga magulang at kapatid
para saluhin tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.